Ayan. Sarap po talaga niya. Back to my YouTube channel, Bigluana's Recipe. So, at ngayong araw po, gusto ko po sa inyong i-share ang gagawin ko pong banana lychee plant. Yung overripe na pong bananas, kaya wag nating itatapon agad. Pero bago po natin simulan, so sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please subscribe my channel at pakiclick na rin ang notification bell all para updated kayo sa lahat ng video ko. So tara na po. Ito po ang mga kakailanganin natin. Ayan po, apat na saging. Yung overripe na po yan, mas malasa. Gagamit din tayo ng apat na itlog, buo. Ayan po yung condensed milk, tsaka yung ibab. Ang gagawin po natin, paghahalo-haloin po natin siya lahat sa mixer, saka natin imimix. Yan na po yung banana, so islagay na po natin yung iba. Saka po yung condensed milk. So yan na po, nilagay ko na po siya, so imimix po natin siya. Imimixer na po. So ayan na po siya, so magkakaramelize po tayo ng asukal, sugar syrup. Sa pagkaramelize naman po ng asukal, ito po, 4 na spoon po yan. Tapos lalagyan po natin ng 1 tablespoon na tubig. Ayan. Lagay na po natin yung tubig. Hayaan lang po natin matunaw ang asukal. So ayan, malapit na pong kaunti pa po, tapos okay na siya. So ayan, okay na po siya. So ilalagay lang po natin siya sa llanera. Ayan, lagyan na po natin. So ilagay na po natin yung minix natin na banana. Saka po natin i-steam. Ayan. So ayan, ready to steam na po siya. Takpan po natin siya ng aluminum foil po para hindi mapasukan yung pawis po ng tubig sa steamer. Nating kumulo ang tubig. Rice cooker po yung ginamit ko na may steamer. Ayan, ilagay na po natin. Mga 15 minutes po, luto na yan. So, ayan, okay na po siya. Ayan. Ayan, so ayan na po. Naluto na po ang ating banana lychee plant. So ilalagay po natin siya sa refrigerator ng mga 2 oras po. After ready to eat na po siya. Ayan, ito na po ang ating banana lychee plant. So sana po nakadagdag sa inyong recipe ang aking luto ngayon. So, hanggang sa susunod ko pang mga video, kita-kits po tayo. Thanks for watching.